So yo, what's up mga toy? Mga tangibol, nandito ako ngayon si Ebol's Vlog. Yeah! May mga nagtatanong sa akin, mga friends ko, subscriber nagtatanong sa akin kung paano daw mag-start mag-vlog for beginner ko. So yan yung pag-uusapan natin ngayon. So, ito lang. Pangit ang damit ko ah. At siguro, magpalit muna ako ng damit. So yun, okay na. Okay na damit natin ngayon. May sila magpapagod. Para pogi tayo. So yun. Kaya nga sinabi ko, maraming katanong sa atin kung paano daw mag-start mag-vlog. Para sa mga beginner na kagaya ko. Ako ay isang beginner lamang din. Isang small YouTuber. Kaya, pero i-share ko din sa inyo yung konting nalalaman ko tungkol sa pag-vlog. So, ang ginagamit ko nga palang camera sa pagbablog is mobile lang, at sa mobile lang din ako nag-edit ng aking mga video. Next time sa sunod na vlog ko ay explain ko sa inyo at sasabihin ko sa inyo kung ano yung application na ginagamit ko sa pag-edit ng video. Pero sa ngayon, yung iano ko muna sa inyo yung paggamit ng camera. So ako kasi dalawang ginagamit ko sa pagbablog. Minsan na mobile lang. Mobile, itong aking mobile. At, pero kadalasan ito, ginagamit ko ito. Gagamitin ko rin ito sa pagbablog. So, dito kasi sa Saudi, hindi ko ito ginagamit dahil masyadong malaki. Kaya, masyadong kita. Dito kasi sa Saudi, spread babawal ang masyadong exposed na pagbibideo. Pero, explain ko rin sa inyo kung paano gamitin itong DSLR camera. So, ito sana yung gusto kong gamitin pagbablog, pero gagamitin ko na siguro ito sa Pilipinas. So, ang ituturo ko lang is kung paano ito gamitin. So, gaya ng sinabi ng isa sa sinusubaybayan kong vlogger, sa kanya ko rin natutunan na hindi naman mahalaga yung paggamit ng sa ngayon, sa paggamit ng mga magagandang klase ng camera. So, ang mahalaga yung mayroon kang magandang content na matutunan sa iyong mga video. So, yun. Mobile phone. Kung wala kayong mga camera na gaya nito, pwede nyong gamitin ang inyong mga mobile phone. So, sa ngayon kasi, advisable na rin siyang gamitin sa pagbablog. Dahil ang mga mobile phone ngayon ay may mga magaganda ng camera, malinaw na camera, tulad ng mga iPhone. Hindi rin sa, kung wala kayong iPhone, mga Android phone yun na may magandang, kung taas na rin kasi mga megapixel ngayon, kailangan nyo lang yung tamang setup ng camera setting. So, sa next video ko, i-explain ko rin sa inyo kung paano i-setup yung camera ng inyong mga mobile phone. So, sa ngayon, ang ituturo ko pa lang muna ay kung paano gamitin ang mobile phone sa pagbablog. So, yun. Kung mapapansin ninyo, ito yung camera ng inyong front, at ito yung camera ng inyong back. So, huwag kayong titingin sa, pag nagbablog kayo, huwag kayong titingin sa screen ng inyong cellphone, dahil magmumukhang hindi kayo connected dun sa inyong mga viewer. So guys, ganito sa salita ka din yan. Diba, ang layo mo dun sa ano, kaya dapat i-trigger dun sa pinakanglit. Ito ng inyong camera na para lang ipag-usap. Ay, ito ay konta kayo dun sa mga viewer ninyo. So yun ang number one tip. Kung magagamitin yung mobile phone sa pagbablog, is dito kayo tumingin sa mismong lente, sa mismong lens ng inyong mga camera, guys. Ito. So yun. Ganun din naman sa back. Yun din. Dito kayo titingin sa lens ng inyong camera na parang para kayo nagkipag eye contact sa inyong mga viewer. So yun, itong pangalawa. Nasaan ba yung tubo? Yung paggamit ng
DSLR camera. So at ito kasi DSLR camera ko nung upat do na bili, kaya hindi ang intention kasi dati picture lang. So hindi ko siya naisip na magamit sa vlog. So ngayon, wala akong choice kaya magagamit ko ngayon sa pagbablog. Kaso ang problema ko dito, hindi kasi ito nalilip yung screen niya. Dito yung mga nabibili ngayon mga camera na nalilip yung screen, nakikita niyo yung sarili niyo. Pero hindi naman malaga yun eh. Dahil gaya na sinabi ko, ang pagbablog using your camera, dapat dito kayo titingin sa lens ng inyong camera na para nakikipag eye contact kayo sa inyong mga viewer. So yun yung mga tip kung paano gamitin ng camera. At kung paano nga ba nag-start, paano mag-start ng pagbablog para sa mga beginner. So yun.